Hello mga friends. Ako istorya sa inyo na party sa ang pag-ani diri sa Manila. Pero it's your church lang ako kay ano. By the way, I'm Gina. So gain ang nilagay ko sa ano ko. Sana ma subaybayan niyo ako para mag-subscribe kayo sa akin. Eh kahit wala namang kabuluhan to sa basta lang video-video lang kasi walang ano magawa dito. Kasi nirenovit yung daan namin dyan. Oh, ang sikip, ang hirap magdaan. So dito lang kami sa bahay. Stay lang. By the way, friends, ako si Jenna. May isa akong anak. At saka kasal kami ng asawa ko. Natrabaho siya doon sa ano. Dito lang sa Maynila sa ano. Construction. Ako, sa lang magtulong-tulong ako sa kanya. Nagtinda-tinda ako ng mga ano lang, makit ano, babango. Yung mga sabon na mga ganyan. Kasi makita nyo sa una kong video na shirt lang. Doon, yun lang. Para makatulong ako sa asawa ko kasi nandito na ako sa bahay. Nag-ano lang ako dito, friends. Nag-renta lang kami ng bahay dito. So, mahirap talaga kung ano, wala kang ano, bahay sa sarili kasi bawat buwan, mag-ano kayo, magbayad ng mga renta, tobe, kuryente. So, medyo mahal-mahal talaga dito ang renta namin. 3,500. Yun ang kuryente namin ay mga 1,000. Kahit ano. Wala naman masyadong gamit, pero ganyan talaga. Siguro business nila. So, ganyan. At saka, per head yung tobe. 200. Tindiis namin kasi ganito talaga gusto namin na kung ano makakita kami ng mga rights ngayon sana mabilihin namin kung mayroong pira na ano. So mahirap talaga pero ganito talaga ang hamon ng buhay na kung hindi ka magtiis hindi mo din maano makuha yung mga pangarap mo. So kami taga Prince, hindi kami taga dito sa ano, Luzon at sa Manila. Taga Mindanao kami sa May Misamis Oriental. So napunta lang kami dito kasi ang ano diyan, una yung asawa ko at saka lang 5 years siya dito, 6 years na ngayon. Sumunod na lang ako dito. At saka, kasi nag-ano, nina-try kong maging isang kasambahay. So, mga 2 years lang ko sa mga kasambahay, mga friends. Inubukan ko talaga. Mahirap. Pero, alang-alang sa ano ko, makatulong din ako sa pamilya ko kasi mahirap naman doon sa Mindanao. Kasi ano, wala ko siya doon trabaho. Kahit maliit lang kayong mapilya, pero sa totoong buhay mahirapan din kung hindi magtrabaho yung ano kasi kumakain naman tayo eh talagang may extra income para matustusan ang mga pangailangan. So sinubukan ko magpunta din sa Manila kasi ano para makatulong din at saka mga friends. Noong nandun ako sa Mindanao, marami ako mga utang-utang, 5-6 ganun. So, lahat na ano, kasi doon kami sa biyanan ko. So, mga 5 months lang, sabi ko ng asawa ko, mag-ano kami ng kahit paliit na bahay, basta maka-ano kami. Yung maka, ano bang tawag noon? Yung maano, hiwalay kami sa ano nila kasi mahiya ako.
So no, nagpanday yung asawa ko ng maliit lang bahay. Made in kahoy lang yung wood para makaano kami. So doon okay naman yung pamumuhay doon. Pero talagang sa una-una pa lang wala namang dingding, mga yero. So umutang ako ng parang mga linding, parang ganyan. So nakabili ng yero, mga dingding ng bahay. So, mahirap talaga. Yung umpisa pa lang utang na. So ganyan. In short, mahirap talaga doon. Hanggang taon ng asawa ko dito, palagi magpadala dahil sa mga utang ko. Pero parang ganun pa rin. Kasi pag rin nyo, kuha naman ulit hanggang na puno na sa utang. Sa isip ko, parang hindi ko na makaya to. Kailangang magtrabaho talaga ako. Ang hirap doon talaga. Kasi lahat na inaano sa akin na ako ay marami ng utang, ganyan. Pero hindi, sa isip ko, kung hindi ko gawin yun, iyang kagustuhan kong kami ng maliit na bahay, kung sa umpisa pa lang So, ginawa ko na lang lahat. Hindi naman sa magtinda-tinda na ako ng mga barbecue doon. Hindi ako lahat, magtinda ng gulay, maglakad-lakad malayo kasi hasang layo ang lakaran, basta mga sa baryo lang nakatira, maraming bahay pero yung lalakarin mo malayo kasi hindi naman lahat tao na may makabili. So doon ka pa talaga maglakad ng malayo. Tiis ko din yun. Pero para sa akin, hindi sapat. Kasi so one time yung kumari ko, nagsabi siya na maghanap daw ng katulong dito sa Maynila yung anak niya. So hindi naman expected na ako sinabihan niya. Sabi lang niya sa akin na mayroon ba akong kakilala. So inisip ko ba mga isang araw yun sa gabi, inisip ko na yung pwede kaya ako, no? Parang joke lang ba? Sabi ko, uy, ako na lang. Sabi ko sa kumari ko, ako na lang. Oh, sure ka na ikaw. Alam mo ba yung, mahirap talaga yung magiging kasambahay? Sabi ko, kaya niya man. Sa pariha lang yan sa bahay, maglinis, magano. Pero talagang hindi ako sanay kasi hindi ako sanay sa mga maramihan ba. Pero talagang inaano ko talaga sa kung nakaya ko yan kasi parang yung gusto ko talagang at saka nandito naman asawa ko. Pero talagang ang kinakatakutan ng una, hindi ko gusto magpunta sa Maynila kasi magsakay ng eroplano, matakot talaga ako. Kahit bata pa ako, kaya hindi ako nakapag-abroad kasi yung takot ko at saka parang mahal na mahal ako ng mga akong ginikanan ba, akong mga magulang, mahal nila ako, hindi nila gusto mamalayo ako, ganyan. Gusto ko, sa una pa ako gusto pero parang hindi ko na kasi sakay ng airplane at saka yung nanay tatay ko hindi nila gusto kasi mahirap daw magganyan, magkatulong sa mga malayo, sa mga abroad ba, kasi basta ganyan, marami daw mga hindi mga mabuti na mga amo daw, ganyan. Kaya sa pag namin, sa may asawa na ako, yun, nanay tatay ko nawala na sa mundo, namatay na sila. So nakadesisyon ko sarili nga, sana itry ko yun, no, kasi ang nanay at tatay ko nakapigil ng una kasi mahal na mahal nila ako. So ngayon na wala na sila, makaiyak talaga. Naisip kong itry kong magpunta dito kasi yung asawa ko nandito sa Manila at kami lang sa anak ko. So iniwan ko yung anak ko dun sa Mindanao kasi sabi ng kapatid niya siya na mag-alaga. Try kong magkatulong. Mahirap nga, pero mabait naman yung amo ko. Anak lang ng kumari ko yun. Pero, siyempre,
mga ano lang, tinis ko lang yung isang taon doon. Isang taon lang ako. So, sabi niya, bigyan niya ako ng ticket. Sabi ko, wag na. Kasi, hindi ako uwi muna. Dito lang ako. So, rental mo ng bahay. Gusto ko na hindi mo na mag-uwi sa Mindanao. Tiniis ko lang yun. At saka yung ano, so in short, nakahanap kami ng ano, rentahan dito. So ako, mga 4 na araw lang ako nagstay sa ano, kasi boring ba? Yung asawa ko wala, nagtrabaho. Sabi ko, mahirap talaga kung parang iba walang trabaho. So may nagsabi sa akin na may magkuha ng katulong daw doon, dito lang malapit. Sabi ko, sige. Sabi ko, pagdating ko doon, may aso talaga mga malalaki, mga 4. Sabi ko, ay, hindi na, uwi na ako. Hindi na ako tutuloy kasi takot ako sa aso. Sabi ko, i-try mo lang, sabi ng may-ari. Sabi niya, kuwi na talaga ako siya kasi hindi ko kaya. Mga aso malalaki. Parang takotin talaga ako. Sabi, try lang daw. Sige, hindi ka na mag-ano sa aso, sa bahay lang. Hindi na talaga. Hindi talaga kasi, ginoko, pag makagat ako, patay talaga. Ano, basta takot ako sa aso. Yun nun, pag di na try ko, so yun, maayos naman. Then, mga isang buwan, pinatry kong magpaligo ng aso kasi nahiya ako nga ang amo kong magpaligo kasi amo na siya, tulungan ko din siya. Yun, nasanay naman akong mabait pala yung mga aso kasi ano, yung may lahi din, mga labrador lang, mga ganyan. So, takot lang ako sa aso talaga, sa isip ko lang yun. Pero, takot talaga ako. Yun lang mga aso na yun na first time ko naliguan. Yun. At saka, so, isang taon din ako sa kanila. At saka, yung ano, yung mga, hindi pa ako nag-isang taon sa kanila, kinuha ko na yung anak ko sa Mindanao. Kasi, na ano yun, hospital yung anak ko kasi wala nang nag-alaga ba na masyado. Kasi busy talaga. Kasi, kapatid ng asawa ko, nag-teacher, nagturo sila. Walang mag-asikasa. So, nakasakit na hospital. So, ano, kinuha ng asawa ko doon ako, magbali ako ng parang ano sa amo ko, 20,000. Kasi ano, para makuha lang talaga yung anak ko. Tiisin ko na lang ng magkasambahay ng matagal sa kanila. Kasi para lang makuha yung anak ko. So, nag-leave yung asawa kong trabaho niya. Kinuha talaga yung anak ko din. Sa hospital, inalagaan pa niya hanggang paglabas. Nagpunta na sila dito. Sinama na. Sabi ko, Lord, sana i-gift mo sa akin sa birthday ko. Pero nagdaan na yung birthday ko, October. Nagdaan na yun. October din, nakuha ko siya. Nakuha ni ang asawa ko doon. October din yun. October 7 birthday ko. So, October parang 26 siguro to. No, parang 25 nakuha ng atas. So, sabi ko, thank you Lord na bahala na mahirap dito sa Manila. Basta magkasama kami tatlo. Kasi mahirap nang magtrabaho na hindi mo kasama yung pamilya mo. Sabi ko, kahit magrenta tayo, basta kahit mahirapan, basta makuha ko lang anak ko. Kasi kaawa-awa din doon. Akala ko noon na kaya ko. Pero pagdating ko sa Manila, malayo na pala ako sa anak ko. Yun talaga ang ano ng buhay ko. At salamat din ako hanggang ngayon. Kasama ko siya. Asawa ko, uwi-uwi lang mga every 15 days, yung ganyan. Sorry mga friends, nakaiyak talaga ako. Pag maalala ko yung mga memories ng mga ano ko sa buhay ko, makaiyak talaga. Pasensyahan mo ako mga friends.
Wala na akong ipin mga friends o kasi ano, kapag anak ko sa anak ko, mga ano, nawala na din mga hipin. At saka ano, may pwede-diferensya rin ako sa mata kasi sa 2 years old daw ako, napila yung kasi binonot ng pag gibakod ko sa akong isuon ba na ganyan, dalawang kamay, kaya na pila yung ano, kanan ko. O, naano daw ko, nalagnat, so palaging magtulog-tulog hanggang na ganito yung mata ko. Pero sa awa ng Diyos, okay naman. Pero ngayon nga, 50 years old na ako, medyo labo na mata ko. Kaya, mapasika pa rin ako. Akala ko noon na hindi ako walang makagusto sa akin kasi may diferensya ako. Pero, pag ang Diyos talaga ang mag-ano sa atin, bigyan pati rin tayo ng mabait na tao, mabuti. Basta yung kalubuan siguro mo na mabuti din. Bigyan ka din ng taong ano, deserving talaga. Totoo yan. So, mga friends, parang mataas na ang ano ko. Sa sunod na lang sa pag-ano natin, ang maka-ano sa maka-rinig dito, sana i-subscribe. Asaka, ito lang siguro ang maano ko sa iyo, yung ano, yung tipik lang ng kasaysayan ng buhay ko. Sa sunod na lang na video, ipaano ko sa inyo na yun ang ano, sabi ko sa inyo lahat. Thank you, and God bless us all.